para sa mga balita ngayong araw ng Sabado. Number 2, most wanted sa municipal level at 6 na iba pa arestado sa magkakahiwalay na manhunt operation. Isang suspect huli sa aktong illegal na pamumutol ng kahoy sa Abra. Isang lalaki arestado dahil sa trespassing at attempted robbery sa Benguet. At para sa huling balita, City Director ng Baguio City Police Office pinangunahan ang paglungsad ng programang Safe 2022 sa Baguio City. Gawis ay agot ako, amin. Naimbag na daw, Cordillera. Ako po si Patrolman J. Drojas. At ako naman po si Patrolwoman Rhea Cabeza. At ito ang Procor News Brief. Number 2, most wanted sa municipal level at 6 na iba pa arestado sa magkakahiwalay na manhunt operation. Isang most wanted person sa municipal level at 6 na iba pang wanted persons ang inaresto sa magkakahiwalay na manhunt operations na ikinasa ng Procor noong Pebrero 17 taong kasalukuyan sa Abra, Benguet at Baguio City. Ayon sa report mula sa Benguet Police Provincial Office ay inaresto ang number 2 most wanted person sa municipal level ng Kapangan para sa calendar year 2022 na kinilalang si Marvin Alonso Aveles, 32 anyos, para sa kasong paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa Benguet pa rin ay inaresto si Reclen Montes Antonio, 29 anyos, para sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Samantala, sa Abra ay inaresto ang mga wanted person na kinilalang sina Emeterio Vigan Bulisa, 40 anyos, para sa kasong paglabag sa RA 9262, DJ B. Barreras, 22 anyos, para sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries, Remedios Gasmen Balmaceda, 27 anyos, para sa kasong paglabag sa Section 3 ng RA 7610 at Marvin V. Venus, 27 anyos, para sa frustrated murder. Sa Baguio City naman ay inaresto si Dennis Valenzuela Mono alias Scarlett Arcosa Lorila o Carla Dizon Felipe, 19 anyos, para sa kasong theft. Ang mga inarestong suspect ay dinala sa kukulang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Isang suspect huli sa aktong illegal na pamumutol ng kahoy sa Abra. Bilang bahagi ng mga patuloy na anti-illegal logging operations na isinasagawa ng mga kapulisan, isang suspect ang nahuli sa aktong illegal na pamumutol ng kahoy sa Sitio Tigtigaak, Barangay San Ramon East, Manabo, Abra. Base sa ulat, noong Pebrero 16 taong kasalukuyan, rumisponde ang mga kapulisan sa isang impormasyon ukol sa isang illegal na pamumutol ng kahoy na nagaganap sa lugar. Agad nagtungo ang mga kapulisan sa lugar ng insidente kung saan nahuli nila sa aktong pamumutol ng kahoy ang suspect na kinilalang si Arnel Aloy Banataw, 51 anyos at residente ng Barangay San Juan Norte, Manabo, Abra. Kasabay ng pag-aresto kay Banataw, nakumpiske rin ang isang steel chainsaw at ilang piraso ng naputo na melina at mango tree na may total na 349 board feet at nagkakahalaga ng 14,968 pesos. Ang suspect ay dinala sa kustudiya ng Manabo Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya ng Metro Forest Guard of Manabo. Isang lalaki arestado dahil sa trespassing at attempted robbery sa Benguet. Isang lalaki ang inaresto ng mga kapulisan ng La Trinidad Municipal Police Station sa Upper Cruz, La Trinidad, Benguet noong Pebrero 16 taong kasalukuyan dahil sa trespassing at attempted robbery. Ayon sa ulat mula sa Benguet Police Provincial Office,
Ang inarestong suspect ay kinilalang si Joshua Ramos Orte, 18 anyos, isang estudyante at residente ng Upper Cruz, La Trinidad, Benguet. Base sa investigasyon, ay nakita ang suspect na pumasok sa kwarto ng biktima na kinilalang si Eduardo Sabino Ramos, 45 anyos. Tumawag ang biktima sa La Trinidad MPS at agad naman silang rumisponde sa lugar kung saan kanilang inaresto ang suspect. Mula sa CCTV footage sa kwarto ng biktima ay nakita ang suspect na sinusubukang buksan ang isang vault na naglalaman ng pera. Ang suspect ay dinala sa kustodiyan ng La Trinidad MPS para sa kukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. City Director ng Baguio City Police Office inaunahan ang paglunsad ng programang Safe 2022 sa Baguio City. Bilang bahagi ng mga paghahanda para sa nalalapit na national and local elections ng 2022, pinangunahan ni Police Colonel Blendy Lonogan, City Director ng Baguio City Police Office, ang paglunsad ng programang Safe 2022 o ang Secure, Accurate, Free and Fair Elections sa BCPO Ground sa Abanong Street, Baguio City noong Pebrero 18, taong kasalukuyan. Ang nasabing programa ay dinaluhan rin ni Atty. Reynan Sulbita, Election Officer ng COMELEC Baguio CAR, Second Lieutenant Priscilla Bayo ng 54th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga religious leaders mula sa iba-ibang sektor ng pinangunahan ni Reverend Father Emmanuel Panayo, Alim Naset Muripaga at Pastor Rowena Arajay. Ang SAFE 2022 ay isang programang inilunsad na naglalayong maging instrumento para sa pagkamit ng reform electoral process free from violence and corruption. At yan po ang mga balita na hatid sa inyo ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Mula dito sa Arcas Yard, Tip Top, Ambuclao Road, Baguio City. Ako po, si Patrol Woman Rhea Cabeza. At ako naman po, si Patrolman Jay Drojas ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company. At ito ang Pro-Corp News Brief. At para sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang hapon at maraming salamat po.